morning, Kakuya! Good morning! Good morning, everyone! Pagod ah! Tingnan nyo naman tong dalawa, guys. Oh, naka-superhero na naman na ano, costume. Sino si Spider-Woman dyan? Ika! Sino si Superman? Ika! Kutsa! Paano si Superman mag-ano, mag-takbo? Paano naman si Spider-Woman? Wow! Kutsa! Itong pa-fruits pala dito, guys. Tingnan nyo, kadami. Alam nyo kung saan galing to? Yes. Yeah. Sa Bosco po, yung pamilya nga nila, nagpadala dito kagabi, nagpunta yung amo ko. Kasi nung nakaraang araw, kailan ba yung Thursday, na-aksidente pa ko sa ano, bisikleta. Nagsemplang ako kay yung isang sasakyan kasi, kumbaga, dapat ako yung dadaan, tapos siya naman dapat yung mga ano, mag-antay. Ang nangyari kasi, gumanyan lang talaga siya mabilis eh. Ang nangyari po, ano po? Opo, natumba si mama. So, ang nangyari, nung bigla siyang luwi ko, edi nag-preno ako ng mabilis. Mabilis mo yung takbo ko, edi ang nangyari, sumemplak po yung bisikleta ko. Grabe ko yung sakit ng paa ko nung nakaraang araw, kung kailan nga ako na, ano, na disgrasya. Tapos, kahapon, kaya hindi pa ako nakapasok kahapon, Friday, tapos ngayong araw, hindi din pa ako mag-ano, pasok. Tapos, kagabi nga, hindi namin in-expect na may mag-ano punta dito. So, pagtingin ko sa ano namin, ring bell, ano yan? Magkwito din daw siya. Opo, nagsigaw din dun si mama nung natumba si mama. Ow! Ganyan niya yung sigaw ni mama. Kalimutan ko na tuloy. May mga marites din kasi dito. Oy. So ito nga po yung dala kagabi ng ano amo ko, guys. Pero ngayong araw po, medyo okay-okay na po yung ano tuhod ko. Buti na lang din kayo nung naga-crash nga ako sa ano bisikleta. Wala din masyadong sasakyan na nakaano sa akin. Bisikleta na mabilis din yung takbo. Kasi yung dinadaanan ko nga po, kumbaga daanan talaga ng bisikleta. Tapos, ang worst pa na nangyari kay hindi man lang talaga bumaba yung ano driver ng sasakyan. Siguro natakot din. Dumiretso lang talaga siya. Sabi nga, mas sayang, hindi mo nakuha yung ano plate number. Pero kahit siguro nakuha ko din yung plate number ng ano sasakyan. Wala din kasi wala mo kaming ano proof na siya talaga yung may kasalanan na dapat ako muna yung mauna. Which is, inunahan niya ako kaya nagkaroon ng ano disgrasya dun ba. Huwag kayo dyan na, kayo baka maano kayo. Mainit yan. Kaya today po, wala akong ano work. Mag-recover ako. Pero kaya sabi ko kay Marcel, mga dalawang araw lang to, okay na ako. Kaya nangyari nga po, nung natumba na ako, naipit talaga yung isa kong paa. Kaya nung natumba na ako, sigaw na ako ng sigaw nung kaya hindi ko na po maalis yung paa ko. Kaya nakaano na siya sa bisikleta eh, kumbaga po mailalim na. Buti na na kay, may tumulong din pong babae sa akin. Tapos dalawang ano, nagbabike din, isang lalaki tapos isang babae. So sila po yung nagano sa akin, nag-angat para makatayo lang. Pero nung time na yun, tumawag din ako kagad kay Marcel kay nagpakuha nga ako doon sa ano, sa kung saan ako na ano, disgrasya. Buti na lang talaga kay yun lang po talaga yung ano nangyari. Tapos, hindi lang yun ang kwento natin ngayon, guys. Alam nyo ba, nung time na yun na na-disgrasya din po ako sa bisikleta, si Lito, na-disgrasya din po sa ano motor. Same din kami ng ano damage. Yung sa kamay ko, kay dito may kunting sugat ako. Tignan yung picture ni Lito nga, iniklip ko. Yan po yung damage din naman niya sa ano niya, katawan niya. Pero kay, kaano lang ba, ka-weird lang na, sabay pa talaga kami na ano na disgrasya. Same spot kami sa kamay ha. Pero kay yung sa kanya talaga, mas worst ata, kay may mga sugat-sugat siya. Ako naman kay, yung dito lang kahapon, yung namamanhid yung kamay ko, tapos yung buong katawan ko talaga kay kahapon. Hindi talaga ako makapasok sa trabaho. Grabe lang ba yung mga pangyayari nga. Same pa talaga kami, oh. Ang inisip ko pa nga nung time na yun, what if kung may bata pa ako sa likod ko, no? Kaya ngayon parang ayaw ko na silang paangkasin sa ano ko ba, bisikleta. Ay grabe talaga yung pagka-crash ko nga, kay talagang lilagapak talaga siya. Tapos yung electric bike nga, automatic talaga yan.
mabilis yung takbo kapag nakaano ka. May ano kasi yung may setting, may turbo, may sport, tapos may tour, may eco ata. So yung sa akin, yung pangatlo, naka-sport ako. So medyo mabilis din. Kaya binibilisan ko rin kasi nung time na yung pa-uwi. Ay mag-ano pa ako, mag-sain, mag-prepare pa ako ng dinner namin. Pero kayo, sa hindi inasa, ang pangyayari po, nag-crash ako nung isang araw. Tingnan nyo nga ngayon yung tuhod ko, oh. Ito nga po ngayon yung tuhod ko, oh. Medyo nag-ano pa siya, kulay-kulay. Tapos, yung isa ito, dalawang tuhod po kasi talaga, aray. Yung naano sa akin. Ito siya, guys, oh. Kita nyo yan. Buti nga ngayon, kaya nakasuot na ako ng ano, ganito ba, yung mahabang pantalon. Kahapon, naka-shorts lang talaga ako, kaya ayaw kong masagi na nga sa ano tela yung tuhod ko, kaya masakit. Ngayon, medyo okay-okay na po yung paglakad ko, kaya thank you, Lord. Yun nga lang yung nangyari. Ang kinatakutan ko lang din nung time na yung, kaya alam nyo ba, yung natumbahan ko nga pong ano area, meron din siyang bakal sa bandang unahan. Kalapit lang gudong kung saan din po ako na ano tumba. Pero kaya napaiyak na lang gudong nung time na yun, kaya wala. Sigaw na ako ng sigaw nun eh. Kaya kasakit ng paa ko, tapos gusto kong tumayo. Pero hindi ko nga magawa, kaya naiipit po yung paa ko. Tapos nung may tumulong na sa akin, sabi ko, pwede pa kuha nung ano bisikleta, kaya para mga tayo nga ako. Tapos alam nyo ba, yung mga Good Samaritan nga na tumulong sa akin. May isang babae po kasi nga doon na ano, tumulong, matanda, may kasama pa siyang ano aso. Sabi niya, hindi kita iiwan dito hanggat hindi dumalating yung ano mo, asawa mo. So nag-antay din po talaga siya hanggang sa makadating si ano Marcel. Tapos nag-offer pa siya na pag hindi mo kaya or pag hindi daw kasi yung bisikleta ko sa sasakyan namin, iwan ko na lang muna sa bahay nila. Alam niyo mga ganong tao ba na hindi katulad ng driver nga, dumiretso lang na hindi man lang tumulong. Pero kasi siguro inisip ko, natakot na din siguro yun. Bahala na siya. Uy, konsensya na niya na din siguro yun. Pero kay buti na lang talaga, ganito lang yung nangyari sa akin ba. Pati kay ano Lito, kaya sabi ko Lito, ingat-ingat na lang ko tayo pag mga ganyan, no? Sa mga aksidente. Pero kaysa nangyari nga po na yun sa akin, nag-ganoon na rin ako ng ano, kumaga lesson na kahit may, kahit yan pa yung daanan ng bisikleta, kapag may mga sasakyan, maghinto na lang din talaga hanggang sa kung sino man ang mauna, yung sasakyan or ako. Kaya ang nangyari kasi, kumbaga, nag-ano na ako eh na, daanan ko to. Tapos ang akala ko talaga, mag-stop yung car na yun eh. Pero kay ganyan na ko siya guys, so nandito na siya. So ang way ko nun, diretso. Ang nangyari man kay pagliko niya, liko talaga na duro diretso din siya. Na ang dapat niyang gawin is mag-stop muna kasi uuna muna yung mga ano dyan, mga bikers. Pero kaya yun, hindi ko nga nakita yung mukha ng ano eh, driver. Pero kaya buti na lang, ganito lang, galos lang, tapos yun, medyo ano lang din, maka-trauma po. Magbante ka na rin sa taas. Dali. Hindi. Kaya mo nga kanina magbihis. Eh, sige na. Okay. Pero kayo nga, kita nyo naman yung effort ng boss ko, guys. Oh. Kadami pagod na pa-fruits na to. May saging, may orange, may kiwi, may grapes. Tapos yung mga colleague ko, yung mga katrabaho ko din po, nag-message din sila sa akin kahapon. May tumawag. Kumusta daw ako? Alam nyo, ganong pakiramdam ba na ano ko din, kaswerte ko rin talaga dyan sa ano trabaho ko. Kaya hindi ko na siguro talaga yan ano bibitawan. Dyan na lang ako. Kaya hindi na talaga ako makahanap ng ganong mga boss, ganong mga ka-trabaho. Ito na talaga yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga terador ng ano protas dito sa bahay. Lekker na? Sarap ang bigay ng ano ni mama, boss? Kacha. Apo. Apo. Ik heb drie pears en ik heb ook een pruim gegeten. Oh ja? Kadami mo na pa lang nakain. Tapos nagkain ka pa kanina ng pear. Terador talaga to si Matthew sa mga prutas. Maar dat is goed hoor. Dat is wel gezond. Dat is gezond. Apo. Healthy ang mga fruits. Ano man gawin natin today? Fruits. Ano po? Fruits. Naar de apen speelgoed winkel. Speelgoed voor u kopen. Oh, magpunta tayo sa ano? Tindahan ng mga laruan? Lucas, ang Friday yara. Birthday kasi ng kaklase ni Matthew sa Friday, kaya kailangan niyang maghanap ng ano? Mararegalo, kaya invited na naman po ang aming kuya. Slayer? May lang. Ano yun? Blind drive yun. Oh, muta na.
Maglabas tayo mamaya. Ganyan lang itsura niyong dalawa. Magtali ka mamaya ng buhok. Okay, Paura? Hot shot. Kuya, mag-ano ka ng ano? Pinggan. Hindi lang dyan ilagay. Okay? Nakalangispa ka. Opo. Punta ka dun. Huwag ka ng ano mo, board. You also want hot dog bag? Not yet. What do you want to eat? Not yet. Okay. Magluto ko ngayon ng ano namin, lunch. Mag-alas 12 na kasi dito. Parang buong araw na lang kami ngayon sa bahay ba? Bukas na lang siguro kayo magbili ng ano, pang regalo sa kaklase ni ano, Matthew. Kay mag-ulan po buong araw. Kaya dito na lang sa bahay yung dalaw maglaro-laro ba? Maglaro-laro. Andiyan na naman tayo sa mga pababa natin, uy. Makainis lang. Kung ako nga nainis, paano pa kayo mga nanonood, no? Kalapit nang magpasko, guys. Malapit na rin tayong makapunta sa Disneyland. Can't wait na po. Kahit ilang araw lang kami doon, excited na talaga ako ma-celebrate namin ni Marcel yung ano namin, 7th anniversary. 7 years na kaming naglulukuhan. Joke lang. Po! Oh, yay. Bakit? Mainit ikaw? Masama daw yung pakiramdam ni Matthew, guys. Mama! Po! Ikaw din! Nako, lagot tayo dyan. Masama na daw yung pakiramdam ng mga superhero natin dito. Baka gusto nyo ng ano pagkain para lumakas ulit kayo. Anong gustong food? Mag-uusap mo ng hotdog. Busog ikaw sa fruit? Sa fruits? Ikaw, madaming fruits na kain mo. Nay? Busin mo yung apple na kinainan mo kanina, ha? Ano po? Kadah yakubok. Now, Sheikh, that is not ardah. Ayaw nilang mag-hotdog. Fruits na lang yung ano nila ngayon, lunch. Kuya, may yogurt din tayo. Gusto nyo? Oo. Busin mo muna yan, yung yogurt mo. Okay? Mila, gusto mo din ng yogurt? Yeah. Matihos lih. Ano po? Matihos lih. Oh, sige, tingnan mama. Pero ubusin nyo muna yung ano, kiwi. Okay? Matihos lih. Nay, is kiwi. Kaya nabuksan na ni mama. Pag hindi nyo yung naubos, wala mo ng yogurt. Maglabas pa rin kami ngayon, guys. Ituloy na lang namin yung plano namin kaninang anong umaga na magpuntang Aso Central. Kasi baka bukas may puntahan din kami ba? Pag medyo mag-okay-okay na yung ano ni Marcel din likod. Kaninang umaga kasi alam nyo, hindi po siya makatayo ng ano, maayos. Awa nga ako, oy. Akala ko nga kanina magtawag na ako sa 112 dito eh. Yung parang emergency nga kay... Grabe, mahirapan ko siyang mag-ano kanina kahit mag-upo. Pero kay nagpa-check up na rin po to siya kahapon sa doktor namin eh. What the day I told you about your back pain? Yeah, 80 to 90% of men and women above 50 will experience back pain, various degrees of back pain. And, but also... Yes, because of wrong posture during your sleep or overstress it or... pressure. Kasama din siguro yung stress. Eh, stress din po kasi ito si Marcel yung mga nakaraang ano eh. Linggo. Can be at least another week. Oh, it's really long. So mga 1 week pa niya itong mararamdaman. Kasi binigyan din po siya ng ano gamot. Kumbaga parang pain killer na din. Alam nyo yung ibuprofen ata yan sa atin? Pero mataas po na dosage yung binigay sa kanya. Kaya ngayong hapon, medyo nag-okay-okay siya. So sabi niya, maglabas na lang daw kami. At saka, bukod po sa magbili kami ng gift sa kaklase ni Matthew, bibili din ako ng ano, pang UOTD sa pang gym ko, guys. Kay starting next week po, mag-start na akong mag-gym. Siguro mag-ano ako, MWF. Ay hindi, siguro Monday, Wednesday lang kapag si Mila nasa ano, school. So pag-iating sila ni Marcel, ako naman, diretso din ako sa ano, sa gym para makapag-exercise. May kasama din po ako sa ano, Lunes. Hindi ko lang i-mention ngayon kung sino, guys. Abangan nyo na lang, kilala nyo po siya. Kaya sana makabili ako ng pang-UOTD para sa Monday ba? Lagot, medyo busy din dito ngayon. Uy, babe, is it allowed here? Of course. Oh, okay. Oh, here.
Grabe ka busy dito, uy. Katakot mag-ano. Tingnan nyo yung dalawa, guys. So, naka-costume pa yan. Pasyakta, kuya, ha? Ingat. Grabe ka busy dito, oh. Puno na naman yung parking ba? Weekend kasi. Pasya. Hawak, ha? Hayakod, kuya. Isa pa? Nay, off needs, okay? Tama na yan. Dito na kami ngayon sa Decathlon, guys. Ito siguro yung i-try kung ano, i-fit, kung magkasya. Ganda yung kulay. Nagustuhan din kasi ito ni Marcel, eh. Kaya i-try ko ngayon yung suot kung kasya. I think this is also nice, babe. This here. Okay. Moy? Tingnan nyo, guys. Yung kasya lang sa akin. Moy, babe? What do you think? Nice, yes. Yeah? I will try the other one. Okay. Moy? Nagustuhan din ng mga bata. Try natin naman ito. Mila to! Mila! Ito naman yung try natin, guys. Mila, maraka na ba mama? Okay. Saya? Okay. Show, take two. Meet Moy. What do you think? Medyo maka na siya dito sa baba. What do you think? This one or the other one? Why you move like that? It's a little bit tight here. Moy? I think I also like this one. Paano sa tingin niyo, guys? Yung red or ito? This is also nice, but the red one's nicer. Yeah? Okay. So yung red po yung napili ko, guys, para sa pang-gym natin sa ano Lunes. Mag-gym na si Mama na ako, okay lang? Para mag-ano ulit si Mama, mag-sexy. Gusto mo yan? Yeah. Diyan ngayon yung binili ko, so ba't yung dala-dala ba? Doon naman po kami ngayon magpunta sa ano may toy champ, kay para naman sa gift niya sa kaklase nga niya. Hindi talaga sila mapag-iwalay ngayon, guys, oh. Hawak kamay ang magkapatid. Kuya, pili ka na ng i-gift mo kay ano, look. Kagana itong mga paano nila dito, guys, oh. Sa Lego po ito. Ang galing nila mag-asimbo, oh. Pili ka na ng mag-gift mo kay ano, look, okay? Ha? Noknits? Wala pa siyang nakikita na i-gift ba? Ay, dito na naman yung Spider-Man natin, guys, oh. Addict talaga to siya sa mga ano, Spider-Man. Ano, may nakita na? Wala pa? Po. Hindi tayo nagpunta dito na para magbili para sa inyo. Nagpunta tayo dito para bilan yung ano ni Kuya kaklase. Okay, po. Yeah? May nakita daw siya dito. Saan? Kaya di shock mo here. Kalaki niyan, kuya, tsaka kamahal. Mga 30 euros lang yung ano natin, nak-budget, okay? Sige, tingin-tingin pa tayo. May nakita na rin sa wakas, guys. So, ito nga po yung i-gift ni Matthew sa ano niya kaklase po. Wala, itong dalawa may nakita dito. Ayan, oh. Ano po? Oh, chef? Chef, chef? Oh, chef. No, chef. Kamahal niyan, kuya. A few moments later. Bahay na, guys! Prepare na naman ako ngayon ng ano namin, dinner. Yung request ng ano ko, mag-ama. Mag-ano ko, gulay. Yung katulad ko nung mga nakarang araw kayo, nagustuhan niya ni Marcel. Pero yung saw ko ngayon, ano na, manok. Inisang gulay. Yung ito nga siya, guys. Tapos, dagdagan ko din ng ano, carrots. Hindi kami ngayon ano magkanin, maggulay lang ako tapos itong ano nga saw yung kainin ko tonight. Buti na lang kaya naisip to nila ano Marcel. Kaya kaninang umaga, ng problema na naman ako. Ano na naman, lutuin ko mamayang gabi. Uy, ay kahirap, pag-isip ng ano ulamin. Ati, ina naman natin itong ulam ng mga bata. Medyo lumamig na kasi ng ano konti. So ito nga po yung ulam namin ngayon. No? Ito lang kainin namin, guys. At tsaka, yung tira pala kahapong salmon sa hotpot namin, niluto ko din tapos nilagyan ko ng konting gulay. At may tirang hotdog din kanina nung nag-lunch kami. So ito ngayon makainin namin. Mga tira-tira except po sa niluto kong ano ngayong gabi. Pero kaya for sure maubos man to nila Masi tsaka ano Mila. Tapos lagyan ko nga sila ng ano din. Yung salmon.
na may ano itlog. Okay, leaving na naman yung dinner namin tonight, guys. Si Marcel din kasi ayaw mag-ano, kanin, kaya hindi na rin po ako nagsain. Masarap din kasi ito sa kanin eh, yung ulam na, o yung gulag na ginawa ko ngayong ano gabi. Pero kaya hindi man magkanin yung asawa ko, eh, hindi na din ako magkanin. Kaya para lahat kami hindi magkanin ngayong ano gabi. Tapos na? Nag-wash ka ng hands? Mag-wash ka ng hands, Paora. Wash ka ng hands, okay? Yeah. Sure. Katatapos lang po namin mag-dinner. Hindi ko nabilinag, guys, eh. Kahapon nakita nyo na yung ano namin dinner. So ngayon, dito lang kayo sa ano kusina. Ilinis-linis naman. Naubos yung ginawa kong ano ulam. Gustong-gusto na good yun ni ano Marcel. Karami niya naman nakain. Pero kayo, masama na naman yung pakiramdam niya dahil sa likod na inaano niya ngayon ba, iniinda. Wow, man lang ang aming papabear. Kaya, naglinis na kayo dyan? May big four na pala, guys. Hindi nakapasok si ano JM. Sayang, pero kaya nanalo naman siya ng ano 100k. Grabe good yung kaba ko kanina. Kaya akala ko matatanggal si ano si Kai. Siya pa man din yung ano ko, big winner. Pero kaya malakas din kasi sa butuan si Fiang eh. Ganito lang magano dito ng ano, guys, kawali, ugas. Tsaka alam nyo ba ang mga Dutch, guys, very typical din po yan na pag naghugas sila ng pinggan, halimbawa hindi pwedeng ilagay sa dishwasher, mag-ano yan sila yung tubig, may kasamang ano, yung pangbula ba kung sa atin Joy, tapos katapos nun ilagay na yun, tapos na, wala nang banlaw. Ganyan po yung very typical Dutch na paghugas nila dito. Nakakala ko yan dati, sabi ko Marcel, hindi banlaw pa natin yan. Ay, nung nagugas kami kay Labinan, kay si Labinan po, may mga pinggan sila na hindi ka pwede sa dishwasher. Hala, kay hindi man binalawan, talagang sabon lang, diretso lang ano, lagay, tapos i-ano mo, i-brush para malinis, tapos yun lang. Paano na yan nila? Punasan. Wala nagbanlaw-banlaw. Yun na yung feeling nila na malinis. Kalaw ka, diba? Pero pag dito sa bahay, pag naghugas ako, binabanlawan ko po talaga. Tapos sabon. Pag sa mga kawali lang yung hindi ko nilalagyan ng ano, sabon. Kaya may something siya na parang pag magluto ka or mag-gisa or something, hindi mo na kailangan lagyan ng oil kay mismo yung kawali. Medyo oily na, kaya hindi po niya yan sa akin pinapasabon. Ano lang, mainit lang na tubig, yan lang. Nalaman na naman kayo sa mga typical Dutch na paghugas. Natapos din. Hugasan ko ito muna dito kay. Para wala nang mga anik-anik ano bukas. Sarap buhay ah. Nanunod sila ngayon sa ano iPad. Magbabay muna kayo sa vlog, kuya. Please like, may vlog ka. Ha? Dito na lang. Huwag naman may sa taas. Kaya wala na tayong ano time. Dito na. Please like and subscribe. Bye-bye, thank you for watching, and loving my program, I appreciate you, I love you. Kucho, yay, Mila! Please like and subscribe. I love you, perfectos. Ingat po! Bye-bye, everyone! Ingat po! Bye-bye! Tomorrow again! Tomorrow again! Sweet lang na magkapatid, oh. Yan yung pinapanood nila, oh. Bye-bye po!